Hi everyone, kumusta po kayong lahat? Happy weekend po sa inyong lahat. And to my Catholic friends, ngayon po ay Black Saturday, na kung saan ay araw ng pagninilay-nilay natin sa pag-o-observe natin ng Holy Week. At bukas ay pinaghahandaan natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon na si Jesus. Because tomorrow will be Easter Sunday. And I hope na mapayapa ninyong lahat na inoobserba ang Holy Week ngayong 2023. At katulad pa rin ng dati kong sinasabi, dun sa mga bago pa lang na napunta dito sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. At huwag nyo rin po sanang kalimutang i-click yung all para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Plus, don't forget to follow my Facebook page, Chinoy Dubai. Meron na naman tayong natanggap na hindi magandang balita tungkol sa nangyari sa lima nating mga kababayan na mga OFWs dito sa United Arab Emirates. Kasalukuyan kasing nakakulong itong limang OFWs na taga Sharjah, United Arab Emirates. Sinampahan sila ng kasong cybercrime dito sa UAE. Ayon sa balita, nag-ugat ito sa ipinost nila sa social media, particularly sa TikTok, na kung saan ay nagbibiruan silang magkakaibigan. At dun sa video na yon, mapapanood na kunwari ay binubugaw nila ang isa't isa. Here, all po sara, oh, is your girl, oh, see? We have no customer, no show today. This is ate. Yes, yes, oh, this is new girl, fresh from the Philippines. Oh, come nata. Alam natin ang United Arab Emirates ay isang Muslim country. At dahil nga dito, medyo mahigpit at kakaiba yung kanilang mga batas kumpara sa bansa natin sa Pilipinas. At isa sa mga ipinagbabawal nila dito ay yung tinatawag nating prostitution. Kahit pasabihin natin na biro lang yung ginawa na video ng ating mga kababayan, hindi pa rin ito tama dahil kumbaga ito ay labag sa kultura ng bansang UAE. Yung biro na ginawa nila dun sa kanilang TikTok video, kahit pasabihin natin na hindi naman talaga sila totoong mga bugaw, pero hindi pa rin talaga tama na i-post ito sa kanilang social media, lalong-lalo na nasa Muslim country sila. Mahigpit kasi yung cybercrime law dito sa United Arab Emirates. At lalong-lalo na, bawal na bawal ang prostitution dito. Kahit pasabihin natin na meron sigurong iilan na nakakalusot na gumawa ng mga ganito, yung sinasabing pagbebenta ng laman, kapag nahuli sila, matindi ang magiging parusa nila. Hindi lang penalty ang babayaran nila, makukulong pa sila at pagkatapos nun ay madedeport sila. Mahigpit ang cybercrime law dito sa United Arab Emirates. Hindi lang patungkol sa prostitution. In fact, kahit yung mga nagpo-post ng mga fake news dito sa United Arab Emirates na maaaring makakapahamak sa publiko o sa ekonomiya ng bansa nila at sa kalusugan ng mga nakatira dito sa United Arab Emirates, mahigpit din ang magiging parusa nito. Hindi katulad sa bansa natin na kung saan medyo mas malambot yung cybercrime law natin, dahil nakikita natin madalas pa rin sa social media kung paano nagiging masyadong laganap ang mga fake news sa bansa natin. Dito kailangan maging maingat yung mga nagpo-post ng mga fake news, dahil kapag ka nagkataon na mahuhuli sila o isusumbong sila, maaari silang mamulta at makulong dito. Kahit yung mga pagpo-post ng mga images or mga pictures na hindi totoo or bawal dito sa UAE, pwede silang kasuhan ng cybercrime. Kaya hindi rin talaga dapat dito na basta-basta tayo kukuha ng mga pictures na kung saan kinukunan natin yung mga ibang tao na narito sa UAE. Dahil pwede kanilang ireklamo. Dahil nga ito ay invasion of privacy. Kung kaya mag-ingat-ingat din tayo kapag kumukuha tayo ng pictures. Lalong-lalo na kung may nakahagip tayo na ibang tao sa ating mga pictures na hindi natin kilala. Bawal na bawal din dito kung ikaw ay nagmumura o di kaya ay nagpo-post ka. Lalong-lalo na patungkol sa religion. Hindi lamang tungkol sa Islam, kundi sa kahit anong religion na minumura mo o sinisiraan mo nang wala kang hawak ng mga patunay, maaari kang makulong dito. Mahigpit sila sa sinasabing blasphemy o yung pang-iinsulto sa anumang religion dito. Mahigpit din sila dito kahit sa mga text messages. In fact, may mga ilang kaso na rin ako nababasa sa local newspapers dito na kung saan nadedemanda ang isang tao na nagpapadala ng mga obscene o mga kabastusan o pagmumura o curse sa isang tao, lalong-lalo na kung ang mga ito ay mga walang katotohanan. Mabigat din ang parusa sa mga ito. Malayong malayo ito kumpara sa pwede natin gawin sa Pilipinas, dahil alam natin sa Pilipinas, kahit yung mismong
head of the state natin, yung presidente natin, ay pwede nating murahin, pwede nating gawa ng mga memes, pwede nating insultuhin. Yung iba pa, nagpapakalat pa ng mga fake news tungkol sa ating gobyerno. Dito, hindi mo pwede gawin yan. Dahil talagang mabigat ang magiging parusa sa iyo. Ganon katibay yung cybercrime law dito sa United Arab Emirates. At para sa akin, matibay ang cybercrime law nila dito sa United Arab Emirates. Dahil talagang nakokontrol nila yung paglaganap ng mga fake news. At hindi lang yun, nakokontrol din nila yung paglaganap ng mga blackmailing at pornography dito sa bansang ito. Although hindi ko sinasabi na 100% perfect yung batas nila. Dahil meron pa rin talagang nakakalusot. Yun nga lang, kapag ka nahuli ang mga ito, matindi yung haharapin nila. At katulad ko na isang expat o isang OFW sa bansang ito, pati na rin yung mga ibang mga OFWs na narito, kailangan nating sumunod sa batas nila. Kailangan nating respetuhin yung kultura nila. Hindi natin pwedeng i-apply kung ano yung batas na meron tayo sa Pilipinas sa ibang bansa. Dahil ang bawat bansa, may kanya-kanyang batas sila at may kanya-kanyang kultura na hindi natin dapat binabastos. Ang bansang UAE, dahil meron silang tinatawag na Federal Monarchical Form of Government, ang bawat emirate dito, yung pitong emirates, magkakaiba-iba yung mga batas nila. Dito sa emirate na kung saan ang galing itong limang OFWs na nakakulong ngayon, sa Sharjah Emirate, iba yung batas nila sa Dubai. Dahil doon sa Sharjah Emirate, medyo mas mahigpit. In fact, bawal doon na magbenta ng karneng baboy o pork sa emirate na yun. Which is opposite naman dito sa Dubai. Dahil merong mga supermarkets dito na kung saan ay may lisensya sila na kung saan allowed silang magbenta ng pork for non-Muslims. Sa Sharjah Emirate, bawal din yung mga wine shops. Unlike sa ibang emirates, katulad dito sa Dubai, sa Abu Dhabi, merong mga wine shops na may lisensya na kung saan ay pwede kaming bumili ng alak. Although kailangan din naming magkaroon ng lisensya bago bumili ng alak dito sa Dubai. Pero hindi na kasing higpit nung dati. Dati kasi, kailangan pa ng mga no objection certificate sa kumpanya. Kailangan may ganitong amount ng salary ka bago ka pwedeng bumili. Ngayon medyo maluwag-luwag na. Emirates ID na lang, pwede ka nang bumili ng alak dito sa Dubai. Pero sa ibang Emirates, katulad sa Ajman, katulad sa Al Quwain, sa Ras Al Khaimah, mas maluwag doon yung mga wine shops. Pwede kang bumili ng wine. As long as for personal consumption mo lang. Pero sa Sharjah Emirate, bawal na bawal ang mga wine shops doon. Kung kaya, importante din sa mga OFWs na nandito sa United Arab Emirates na dapat alam din natin kung ano yung mga bawal at hindi bawal sa bawat emirate. Pero itong TikTok video na ipinost ng limang OFWs na taga Sharjah, bawal ito sa lahat ng emirates dito. Dahil ito ay matatawag nating prostitution. Lalong-lalo na, mapapanood dun sa video na nangiengganyo kunwari sila ng mga kliyente na masasabi nating pambubugaw. Kahit pa sabihin nating biro ito, pero sa batas ng UAE, hindi nila pwedeng sabihing biro ang mga ito. At ayon sa balita, kapag nahatulang guilty itong limang OFWs, ang magiging parusa nila ay magkakaroon sila ng penalty at 5 taon na pagkakakulong. At sigurado pagkatapos din ng kanilang pagkakakulong dito, ay madedeport sila pabalik sa bansa natin. Sa ngayon kasi ay naisampa na yung kaso. So ayon nga sa embahada natin dito sa United Arab Emirates, inaantay na lang nila kung kailan magsisimula yung hearing. Pero ina-assure naman nila na binibigyan nila ng legal assistance itong 5 OFWs na nakakulong ngayon dito sa UAE. Yun nga lang, hanggang doon lang ang pwedeng maibigay ng embahada natin dito sa 5 ito. Dahil lumabag sila sa batas ng UAE. At wala nang control ang gobyerno natin. Lalong-lalo na, sariling batas ito ng United Arab Emirates. At walang pwedeng magdikta sa kanila kung anong mga batas ang pwede nilang masasabing bawal at hindi. At syempre, palagi nating tandaan yung kasabihan na ignorance of the law excuses no one. Ibig sabihin nito, hindi natin pwedeng irason sa korte na keso hindi natin alam na bawal pala yung ginawa natin o bawal pala yung mga sinabi natin. Hindi po ito excuse at hindi ito tatangkapin ng korte para maabsuelto ka sa kasong kinakaharap mo. Kaya importante talaga na dapat alam natin yung mga batas kung saang bansa man tayo ngayon. Plus of course, hindi natin dapat kinakalimutan yung golden rule sa social media na think before you click. Bago tayo mag-post ng kung ano-ano or bago tayo magpadala ng kung ano-ano mga SMS, isipin muna natin kung ano ang magiging epekto nito sa publiko,
dun sa taong papadalhan natin. At kapag ka nag-aalangan tayo, mas maigi pa huwag na natin ito i-post sa social media. Lalong-lalo na kung ang magiging epekto nito ay ikapapahamak ng publiko o di kaya ay magkaroon ng pagbabanta sa seguridad ng bansa na kung saan tayo ngayon at sa kalusugan ng mga taong na nasa bansang yun o di kaya ay mga mapanirang post laban sa isang tao o laban sa isang kumpanya na maaaring magdulot ng psychological effect dun sa tao o di kaya maaaring magdulot na ikasama ng negosyo ng isang kumpanya. Magdalawang isip na muna tayo bago tayo mag-post ng mga ganito dahil pwede tayong mapahamak dito. At alam din natin na hindi ganun kadali kapag ka nagkaroon tayo ng kaso, lalong-lalo na kung nasa ibang bansa tayo. Wala tayo sa Pilipinas at hindi natin pwedeng i-apply, sabi ko nga kanina, kung ano yung mga hindi bawal sa Pilipinas sa bansang ito. Bilang mga dayo lang dito sa bansang ito, kailangan tayo yung mag-adjust sa kanila at hindi yung bansa nila ang mag-a-adjust sa atin. And this is all for now mga kaibigan. Sa lahat ng mga OFW sa iba't ibang bansa, particularly dito sa United Arab Emirates, let us all be sensitive at respetuhin natin ang mga batas ng bansang kinaroroonan natin. Para nang sa ganun, makaiwas tayo sa anumang kapahamakan na maaaring maidulot dahil lang sa mga maling post natin sa social media. Have a blessed Black Saturday po sa inyong lahat and Happy Easter na rin po sa inyong lahat bukas. Ingat po kayo lagi, stay safe everyone, and God bless.